kasalukuyan po tayong naglalaga ng ating salted egg na ang itlog na ito ay galing na po sa itik na inaalagaan natin sa poultry. Bali, ito yung unang laga namin. So, titignan po natin kung yung pinapakain natin ay kayang makapagbigay ng salted egg na oily. Sabi ng ating technician, nag-PM po siya. Nag-send po siya ng messages na ma'am, kumusta po yung ating salted egg? Kaya gagawan natin siya ng plug. Ayan. Kung ano yung outcome nung gawa nating salted egg gamit ang pinapakain nating feeds. Kasi sa paggawa namin ng salted egg before, yung mga inihahalo naming itlog ng itik na naka-poultry, kasi dati meron kaming poultry na nasa 60 heads. Pag naipon po yung itlog niya, ginagawa namin siyang salted egg. Kahit anong gawin naming luto, hindi po namin siya maluto ng oily katulad ng organic egg o yung tinatawag nating itlog ng itik na pagala. At tara't samahan niyo ako na kaya ngayong araw ipapasilip ko sa inyo yung itlog nating laga mula sa alaga nating itik na naka-poultry. Ito po yung ating itlog na sample. Para sa laga natin ngayong araw. Ito na po yung itlog ng ating itik na naka-poultry. So, ibig sabihin nito, kahit paano quality pa rin po yung pigs na pinapakain natin sa alaga nating itik. May oil pa rin naman po siya. Pag i-serve kasi namin dito ay hindi po masyadong salty, kaya ang dilaw niya sa gitna hindi po masyadong napasok ng asin. Pre-preserve po namin ang aming gawa ng good for 12 days or 13 days. Pero sa itlog ng poultry dapat mas mahaba dapat. Para yung part na ito, yung pinaka-yellow niya is maging patulad ng out na itong dilaw dito sa gilid. Yung salted egg po. Ayan. Bali, kulang pa ako sa laga sa kabila. Kulang ganun ako. Yan, may oil po siya. Ito na ba ang dalawang?